Etong nakaraang CES 2024, inannounce ng Nvidia ang kanilang Super Series ng RTX 4000 series graphics cards nila. Ang pinakaunang card na nirelease nila after ng CES announcement is the RTX 4070 Super. Kaya naman, ang titignan natin ngayon ay itong ASUS Dual GeForce RTX 4070 Super. Let's go! TLDR, itong RTX 4070 Super ay mas malapit ang performance sa kanyang kuya na RTX 4070 Ti instead of the regular RTX 4070. Dahil meron itong 20% more cores compared sa regular na RTX 4070. Mapakuda, Tensor, Shader, and Ray Tracing Core pa yan. Sa RTX 4070 family, pare-parehas naka 8104 graphics processor ang RTX 4070, RTX 4070 Super, and the RTX 4070 Ti. While ang RTX 4070 Ti Super ay naka 8103 graphics processor, nakaparehas naman ng nasa RTX 4080 family. That's why mapapansin nyo na yung tatlo ay meron lamang 192-bit bus width and 12GB GDDR6X of VRAM. Anyway, itong ASUS Dual GeForce RTX 4070 Super ay nakastick sa reference specs ng RTX 4070 Super. So, meron siyang base clock na 1980MHz and can boost up to 2475MHz. Build quality and design-wise, less than a kilogram siya, hindi kabigatan at meron siyang 2.5 slot design, so meron siyang plenty of heatsink surface area for heat dissipation, but at the same time, hindi siya mag-occupy masyado ng space sa inyong ATX case. Meron siyang premium and modern style na shroud, though plastic ito. Pero yung backplate niya na may pagka-integrated circuit ang design is made up of metal naman. You can extend up to 4 display outputs sa graphics card na to sa kanyang tatlong DP port and 1 HDMI port. As usual, meron itong axial tech fan design for reduced turbulence and noise, and overall, mukha siyang malinis and minimalistic pa din kung titignan mo. Kung isipin mo lang dati, nangangarap ka ng RTX 3090 kasi ayun yung pinakamalakas na RTX 3000 series graphics card eh. Pero ngayon, ang sabi ni Nvidia, mas mabilis na nga itong RTX 4070 Super, tapos sobrang mas mababa pa yung release price niya. Itong card na to sa tingin ko yung dapat na specs ng original na RTX 4070. Nasa around 4-50k din kasi yung price nun eh. Which is, hindi siya ganun kapasok value-wise, like frame per pesos kind of sense. Sa totoo lang, kahit ngayong bumaba na yung pricing ng RTX 4070 non-super, hindi pa rin ako ganun nasusulitan sa kanya. Siguro konting baba pa ng presyo, tipong banda nga sa 35k na lang. Anyway, ang system unit ko for testing ay merong Intel Core i9-13900K processor. Meron din siyang ASUS Top Gaming V760 Plus Wi-Fi DDR4 motherboard and 16GB of 3200MHz DDR4 RAM. Thank you ASUS for lending me this unit. Wala kasi akong available na may okay na specs sa ngayon eh, para matest tong RTX 4070 Super. What I can say dito sa RTX 4070 Super is sobrang solid nito sa 1440p gaming. But hindi pa siya gaano pang 4K gaming, pwede naman, but you have to play games na may resolution upscaling technology support, either Nvidia's DLSS or AMD's FSR. Hindi ko exactly na-test ito sa 1440p or even sa 4K. Subalit, may rough estimation naman tayo dyan na handog ng 3D Mark sa iilang games. So what I can really share with you, syempre naman my guys, you know naman me, I can only test this with my 1080p. Dito ko masasabi na sulit ang bawat piso na ginastos mo sa 1080p 144Hz gaming monitor mo. Hindi ko sinasabing nirecommend ko tong 1080p ah, pero talagang sa mga games na tinest ko in pure raster graphics, minimum na ang 144 average FPS and sa Cyberpunk 2077 na yon. Honestly, outspec talaga ako ng GPU na to sa monitor. Kaya hanggang ganun lang din ang kayang maipakita ng monitor ko sa mas kaya pang ipakita ng graphics card na to in terms of visuals, performance, and immersion quality. Alam mo yon, ganitong quality lang din yung nakikita ko sa mga mas mababang graphics card dito. So, wala masyadong wow factor nung first time ko mag-run ng laro. Anyway, kung ang lalaroin mo namang mga games ay puro ray traced games tapos naka-ultra yung settings ng walang kahit anong upscaling technology, sa 1080p masasabi ko na yung ray tracing core count itong RTX 4070 Super na yung minimum. Kasi
hindi ka bababa sa 60 FPS average. Yun kasi para sa akin ang minimum playable na frame rate. Nung hindi pa nga pala nalilinis itong RTX 4070 Super, ang minimum GPU requirement ng Cyberpunk 2077 para ma-enable mo yung path tracing is the RTX 4070 Ti. And ayun, pag in-enable mo na ang path tracing, meron siyang performance hit and dyan mo na pwedeng gamitan yan ng DLSS 3.0 frame generation. Enabling frame generation alone will give you 80% gain in FPS and partida, hindi pa naka-enable yung regular na DLSS upscaling nila. In terms of power and thermals itong RTX 4070 Super in games, syempre, pag mas maganda ang graphics quality ng game, mas mataas ang power draw niya. Kaya yung Cyberpunk 2077 na naka-enable yung ray tracing and path tracing, yung pinakamalakas mag-consume ng power and at the same time, pinakamainit din. If you are looking to use V-Ray 6 for GPU accelerated rendering dito sa RTX 4070 Super, ang rendering performance niya is kung hindi mas mabilis, kasing bilis ito ng isang RTX 3090 Ti. Magkano yung RTX 3090 Ti dati, di ba? Mga nasa bandang 200,000 is yun, di ba? O, ganun yung value nitong RTX 4070 Super. Ano pa bang mga sabi ko dito sa card na to? Or sa RTX 4070 Super as a whole? Well, dapat laki nila ang volume ng supply nito. Kasi, para sa akin, magiging sobrang matumal na ang RTX 4070 Ti, tapos, halos kadikit lang din ng presyo nito yung regular na RTX 4070 na medyo makukulangan ka pa sa performance niya in terms of its pricing. Hindi kasi ganun kaganda yung performance per peso niya. Para sa akin lang yun. At isa bang para sa akin, itong RTX 4070 Super ang pinakabida sa nirelease ng Nvidia ngayong simula ng taon. Though, may kamahalan pa din siya, syempre, pero this time, reasonable naman na and masasabi mong you get what you pay for. This Asus Dual GeForce RTX 4070 Super ay isang solid na upper mid-range graphics card for 1440p gaming, entry-level sa 4K gaming, and mamaw sa 1080p raster or ray tracing graphics pa yan. Goods na goods din tong specific na card na to sa kanyang cooling and quietness pag nagpe-perform ng heavy load. Ang masabi ko naman dito para sa AMD, babaan nyo pa ang presyo ng RX 7800 XT para makatapat. And there you have it! So if you want more videos like this, please subscribe and enable notification so ma-notify ka if ever maglabas kami ng bagong episode. Like, dislike, i-like nyo pa din syempre. Thank you and GG!